Joel. Para sa Carmilla, also Raveki for the Atlas and Fix para sa kanyang Claude. At para naman din sa Yangon Galacticos naman, ladies and gentlemen, PNK o Popol and Kupa for Shamu Uzumaki, Uchiha DK for Kufra, Royal Milk for this Esmeralda, Shine Empty naman gagamit ng Ling, and Hiccup for this Farsa as well. Ayan na, mga besiwap. So, dito for Yangon Galacticos, ang pinagawin nila talaga is i-counter nila yung ano, yung pag-early jungle dito na Claude, kasi anti-jungle talaga. Tsaka ganun din yung rotation ng Yangon, mahilig sila uminvade. So, kailangan for this game 3 gawin pa rin nila. Na busitin naman nila, hindi para busitin yung Link kasi sa asan lang yung Link, kundi yung Claude naman this time. Oo, diba? Kundi mahihirapan kasi sila kasi para siyang ano eh, para siyang Hayabusa, sobrang bilis mag-clear na minion wave, automatic ikot na lang na ikot. Oo. Pero so far, para sa ano natin, para sa Geek Fam Malaysia, napaka ano naman, napaka-aggressive nila. Kita natin yung zone out na ginagawa kanina, kamuntikan si Hiccup. Oo, rampa muna. Rumampa muna mga kaibigan, tamang sidestep lang. And look at this, mukuha pa lang din ngayon Geek Fam Malaysia ng blue buff. Mukhang pinasok na ni Uchiha DK, bouncing ball, pa-out, abisa laro, on point lang din naman, pero fix. Doon ako po, paliwala, first blood has been taken by Team Geek Fam by killing that PNK onto that invasion. Ito pa. Naku, isa pa men. Patay din si Uchiha DK or the Kufra dito ng Yangon Galacticos 2. For nothing trade in favor Geek Fam Malaysia. Good thing though for Yangon, ang hindi napatay is yung Ling. Pero napakaganda ng ano ng pangyayaring yun for Geek Fam Malaysia kasi saktong-sakto yung pagkaka-level 4 ni ano eh. Ni Kufra. Kung hindi na ano yun, kung hindi nag-level 4 yun, possible na napatay na siya doon at tinower dive siya nung kanyang kalaban na Kufra earlier. Pero anyways, mga besiwap, lamang dito ang Geek Fam Malaysia in terms of gold. Yun, nako. Ayun pa. PNK na naman, one. 3-0 kagad. For the very first time, nakita natin Geek Fam, agresibo naman ngayon sila sa early stage ng ating game. Sa top lane, Arch dito, sinubukan lang din namang kumapit sa push pero hindi pa ito ang perfect time para makabasag din siguro. Oh, yan sa mga nagtatanong mga kaibigan ng Yangon Galacticos is from Myanmar. Myanmar. Yan, so M ang magkalaban natin ng mga teams ngayon, double M. Myanmar Malaysia. And Malaysia. True. Oh. Minsan nakakalito lang yung mga flags pero ito na yung perfect timing natin mga kaibigan para na maging familiar sa mga flag ng ibang bansa. Sa ano ba subject yun? World Geo ata, mga besi. O CB ka. Ayan, ayan, si Vika, Hekasi. Hekasi, ayan. Kasaysayan, Kaswan. Kaibigan, mga tropa natin dyan na, siyempre ngayon, alam naman natin na distance learning so far. So, ayan na yan, mga kaibigan. Mag-aaral pa rin tayo kahit nagpo-Mobile Legends. Nagturo pa nga, mga kaibigan. Pero eto na, mga kapatid, sa ating laro meron ang turtle objective. So far again for Geek Fam Malaysia, mabilis yung rotation na dito na win na Claude ang kanilang side lanes. For Yangon Galacticos though, kailangan makita natin yung potential damage na kaya ibigay ng Farsa o yung kanyang ano, kanyang feathered airstrike zoning capacity. Nako, syempre, grabe din yung damage output niyan pero so far di pa natin nakikita. Ayun na, ginamit niya yung feathered airstrike. Speaking of Farsa, pero bali wala lang din naman, hindi magkoconnect ang kanyang mga ultimate. Royal Milk has been taken down as well. Diretso pa din ang laban. Uchiha DK, tao po trying to escape again. This 3 double kill. Tingkagad for that Claude. Nako, instant yaman si Kuya Fix. Ang yaman, 2-0-2 mga best swap. Tapos nakakuha pa siya na natural objective doon. I guess for Yangon Galacticos medyo malayo din or mali hindi pasok yung range ng feathered airstrike. Parang dulong-dulo lang tapos si Esmeralda pa yung malapit sa kanya. So for Yangon Galacticos ang pinakaano na lang dito is the map awareness. And for Geek Fam Malaysia medyo kinakustyon natin kanina kanang Carmilla pick. Pero so far sa ginagawang rotation ng tatlo sa may gitna, hindi na kailangan pang anuhin yung problemahin si Carmilla kasi naka-vengeance lang din naman siya at nandito na ulit si Claude at si Osara Becky for the backup. Yun, tama ka dyan. Ako po, 5-0 ang ating standing. Look at this one out. Ang hirap ng sitwasyon ngayon ng Yangon Galacticos. Di tayo nasasanay na, di ako nasanay na ganito sila naman ngayon na for this game number 3 na sila yung left behind against this Geek Fam Malaysia. So ngayon, kailangan nila maghanap ng timing at yung timing na yun, ayun, nakita nila dito sa middle lane. Baka push pa nga pwede yata to. Pwede na i-force to kasi mid lane yan. Kasi kita natin sa bottom lane, nagkakabakbakan na si Fix na huli mga besi o patay si Claude. Grabe. Ng Geek Fam at yung middle lane na sira dito ng Yangon Galacticos. Ganda ng trade. Tapos kaagad ang boxing dun, no? Nakakuha na nga ng tatlo yata o dalawang kill dun sa bottom lane. Nakabasag pa ng Torre.
sa middle lane. Oh, alam naman natin pinaka-importante talaga yung middle lane, guys. Si Sword din nagbutang na Weasel Arrow pero hindi niya ma-burst dito. Ang Kufra ng Yangon Galacticus hiccup. Sakto lang din naman, mapapahikbik ka talaga, patay sa kamay ni Sword. Ato pa, at si DK yata o siya DK wala nang yahub mga besties trying to escape for this bouncing ball. Bumabay time na lang mga besties, bali wala na rin eh. Eh papatay na lang din siguro ayun. Binigay na kaysa sa clock. Napatay talaga. Oo. Anyways, mga best swap 80 at score Royal Milk. Medyo nasa walang posisyon. Na Polystar para sa kanya nagkaroon ng medyo nagkagluta lang din naman. At buhay pa rin si paring Royal Milk natin ng Yangon Galacticus. Grabe yun ha. Medyo may sa pusa yun ha. Tatlong umahabol sa kanya, nabuhay pa ng mga besties. So, for that good escape for Esmeralda. At medyo bad trip nga lang naman yun for Geek Fam Malaysia. Turtle is now up for the second time around. So, first Turtle napunta sa Geek Fam. Excuse me, sorry. Excuse me po. Excuse me po. And for level 2 Turtle, tingnan na lang natin sino makakuha. Ay, pero ito, babatsin natin yung mapa ng, Geek Fam Malaysia. Tatlong ano na pala, lahat ng first year threat nila nasira na. As compared to mapa ng Yangon Galacticus, wala pa nasisira yung Geek Fam Malaysia dito. Kumbaga, yes, nakapatay sila pati sa team fight pero walang objective na trade. Mm-hmm. Pero speak of which, mga kaibigan, si Hiccup dito, naku, napaslow pa nga, patay sa kamay dito ni pare fix ng Geek Fam. Oh, ito pa. Tuloy pa din ang boxing. Aray! Naku po si Ucha DK din dito. Nabigdan ang isa. Together with Sern as well. 2-for-1 trade na tayo, ladies and gentlemen. Ito si Shine Mountain. Tatakas na lang din mga besties. And pinang-front si Dogo. Pinang-front yung Dogo. Yun yung kanagandahan ng PNK. Dito? Napa-arf-arf talaga at napilitan lumayo kasi makunat may crowd control din dito yung PNK. Yep. Pero anyways, for Geek Fam Malaysia, yes, yun yung sinasabi natin na pinakamagandang gawin nila dito is mag-convert sila ng objective against Yangon Galacticus kasi may hihirapan sila kapag kayong kulod na wala ng farming site. Oo nga, no? Hindi natatabayan. At ang dali niya ng patay niyan, if ever, mga best of, napakalambot lang din naman yan eh. So, for Yangon Galacticus, paliitin lang dapat nila yung map dito ng Geek Fam Malaysia. At the same time, ma-expose ng kusa yung kalaban, especially yung Claude. Kasi kahit anong gawin niya, mahanap at hahanap ng mapagfa-farman niyan si Claude eh. And for that, doon nila mapapatay na mapapatay yung Claude, if ever. Oo, tsaka wala siyang mapag-aanahan, mapag-stakan ng BMI niya. Nung yun, kanyang first yun, skill, parang mahirapan agad siya. Pero anyways, mga kaibigan, sa may middle lane, also na Becky, with a fatal links, nakahuli dito, ayun, pinanggigilan na double kill para kay fix dito with a Claude. Grabe din tong Claude na to, ML na ML, mga kaibigan, eto na, tuloy pa din ang boxing, gusto pa yata yung damay si Royal Milk, pero it's a no-no-no, abisal araw, hindi na hindi magkoconnect, here comes the doggy, mga besties, oops, naku po, wala nang buhay si Pisa. Masakit din, oo, nahihirapan din maglumaban dito yung Geek Fam Malaysia from time to time kasi nandun yung dog ng Yangon Galacticus mga beses. Pero sa middle lane, ako nahuli. Si Shine Mount, patay lang din naman sa kamay dito na isang Carmilla. Last insane naman mga beses wap at hindi pa tapos, hindi disengage. Grabe, mga kaibigan. Ako feeling ko, I think siguro ang plano din, oops, pero mamaya na nga, hold that thought dahil tuloy pa din ang boxing dito. Fixed dog with a mega kill, another one. High cap has been taken down as well. Ucha DK, wala nang buhay. Abis sa laro, di lang di kukonekta. Nako po yung Kufra. Oh. Oy. Ano dito, comment kayo, no? Kaya Lord Arts, yung mga pasok, ayun, hindi pinauwi mga besi. No, walang uuwi sa pamilyan to, sabi ni Sword. O yun, another one. Oo, may pure. Kala mo, ha? Ngayon ka kumulit. Ulit ka. Pero sayang yung purify doon daw nung Kufra kasi pwede niyang gamitin sa ibang panahon, sa ibang bagay, no? Ginamit na pilitan tuloy siyang panaka. So, okay lang. Good factor naman yon for this Selena. Pero ito ladies and gents for the Claude, 7.6k gold, Demon Hunter Sword tsaka pangalan ito, kanyang golden staff, so attack speed, lahat na pati damage, nandun na talaga dito. Para kay Claude, kumaga online na tama possible na kuha niya pa dito yung Turtle. Since hindi na kinontest ng Yangon Galacticus, the damage is just there. And for the Esmeralda, meron siyang Dominance Ice. I guess for Yangon Galacticus, kailangan talaga din mag-force dito ng team fight na balagbag talaga. Oo, yun ang pinaka-chance nila dito. Kasi tingnan mo si Claude, ha? Defensive item na yung susugod ata nito, Queen's Wings na eh. Diba? So, ibig sabihin, kung usapan damage lang, okay na siya. Level 15 na rin, diba? Ayun pa. Pwede nang pasukin, no? Ayun. Pinasok na talaga, mga besties. Unstoppable. Ayun pa! Anad! Grabe yung combo ng dalawang to, mga besties. Si Hiccup, hindi na nakatakas pa. Two men down. Plus possible na yung Claude. Direktahin para kuhanin dito. Ayun! Grabe naman to, ha? Ito siya pa lang si Lina, agad na tunay eh. Mga besties, and for that, napilitan na ang Yangon Galacticus to use their all skills. Mga besties, to defend this tier 3 tower. Naku po, ayun. Ucha DK, yata
Grabe, dire-diretso lang mga kaibigan for Geek Fam. Napakaganda na pinapakita ni Son talaga dito. Grabe yung sunod-sunod. Tsaka yung combo nila ni ano, ni Osoraveki. Pagka may Fatal Links, may isa pa mayroon siyang Abyssal Arrow. Oo. Para pagka-dive niya, automatic burst. And speaking of arrow mga besi, dahil dyan napilitan na galit si Shine Mount na mag-ulti at possible mamatay. Hindi, nandun ang dog. Takas, nakatakas. Feather Airstrike lang din. Uy, ngayon ko lang din napansin ulit yung Feather Airstrike sa tinagal-tagal ha. Kung tutusin, magandang pang depensa ng ano yan, ninang Yangon Galacticus yung Feather Airstrike. Pero hindi natin na, hindi nila yata na maximize yun, no? Na gamitin pang depensa, pang clear ng minion wave ang Feather Airstrike. Oh, kasi na ano eh, na-burst din siya kanina eh. So for ano, for Geek Family siya, maganda ginagawa nila. Na pag gusto nilang kumuha ng objective dito against Yangon Galacticus, minimake sure nila na patay si Farsa para hindi sila mahirapan tumakas. Kasi sobrang dali lang for Yangon na balik ta rin if ever na may damage na nabibigay dito si Farsa. But anyways, kita natin for Geek Family siya, meron na nga Necklace of Durance si paring Sorn natin na kanina pa talaga nagbibigay ng malupetsong Abyssal Arrow. Atlas, layo naman ng pagkabato nun mga kaibigan. And for that PNK, patay mga besties. Ang hirap ng buhay ngayon ng Yangon Galacticus. Here comes the level 1 Lord. Pwede nang kunin to ng Geek from Malaysia as early as possible para talagang wag na nilang ano, hindi na makabawi pa yung ano, yung YG dito. Kasi pa nag-a-ite nilang Merta. Royal Milk! Laban? Patay. No, po, patay lang din naman sa kamay ng players dito ng Geek Fam Malaysia. Ito na talaga. Ito na talaga. Kukuha na talaga ni Lord kasi wala ding nakaano. Wala ding chichipi doon sa may banda likod. For Young Galacticus though, napahirap pa for them na ipilit yan. Kasi ayun na si Fix nakapag BMI out mga besi. Wap. Nakabibigyan mo ng damage pero initial damage lang. Ayun, patay pa si Shine Mount dito. Another one! Naku po, pinag-i-sprayan ng Bygone ni Kuya Claude, mga besties. Pero laban pa lang din. Feather Airstrike with a double kill naman para kay Arts. Laban pa din. Disengage muna. Ang ganda ng ano dito ng Geek Family siya. Tinuloy-tuloy nila. Dapat ang gagawin nila, kukuha na lang nila ng buff kasi nakita nila yung damage doon. Or nakita nila yung set-up play. Nagamit na yung skill, no? Oo, dinire-diretso na talaga mga besa. Pero ito na, Lord ng Geek Fam Malaysia, sinisimulan nila. Hey, and yung Yangon Galacticus, malayo sila. Pare contesto at wala din yung may hawak sa kanilang retribution. Tinamaan pa ng arrow, tinamaan naman kulit. Pero si Osoraveki hindi na rin ipipilit. Mga besa, kasi for Geek Fam Malaysia, kukuhanin naman nila yung mga tori dito ng Yangon Galacticus sa may bottom lane naman. Nako, pressure is real naman ngayon dito for this Yangon Galacticus. Geek Fam Malaysia, haya-hayang buhay. They have the level 1 Lord, level 1 enhanced Lord rather that will go to the top lane. So malayo-layo yung biyahe yun. That means marami-raming minion wave din ang mabibigay nilang malalaki. Siguro halos tatlong minion wave yan if ever. Kumbaga mahirapan dito yung Yangon Galacticus. Si Farsa talaga yung ano nila dito. Si Farsa yung kailangan nila para mabilis talaga yung minion waves nila. Mag-clear. Grabe, 12.4k gold mga kaibigan. Lock item dito para sa isang Claude. Totoo yung sinasabi nila na ano. Sinasabi di ba na ano na nerf si Ling? Ay, si Ling tuloy si Claude. Parang hindi. Parang hindi. Baliwala. Oh, dapat player yung nanerf eh. Hero mga bestiwap. So, eto na. 13-minute game time tayo. Mukhang papasok na rin yung Lord dito sa top lane. Crucial na to. Royal Milk, napilitan na lang din gamitin ang kanyang Purify. Nako po, kapit sa cellphone niya. Ang Galacticus, delicates na kayo. Si Osoraveki, nakaready lang din. Ayun, flicker out para kay Sam Uzumaki. At ang place in do it na ito sa kahit Falling Storm naman. Para kay Royal Milk, guys, sira ang inhibitor turret sa may middle lane. At nandun si Uchiha, hindi mahuhuli. Si Fix, kasi kita naman natin Lord, hindi pa na-defend. And that is it for that series win. Congratulations, Geek Fam Malaysia. Grabe, mga kaibigan, for that Geek Fam Malaysia. Pinakita nila na, wait, baliwalain na natin yung game 1 and 2. All in na muna kami dito for this game number 3. Pinakita nila napakahalaga ng laban na to. And for that, talagang nahirapan yung YG dun, ha? Oo, iba. Iba yung pinakita nila.